May lumalagutok dito sa ano eh, sa front shock nitong aking YTX. Siguro common nito sa mga ano katulad lahat sa ating mga naka YTX ng motor. So, I guess hindi lang ako yung ano. Hindi lang ako yung nakaka-experience nito. Ito. Pakinggan mo ha. Usually pagka yung nabigla ka ng preno, o ngayon wala, pero kung minsan biglang meron. And then ayun, kadalasan ano eh, pagka yung, lalo na pagka yung may humps o kaya biglang ano, biglang may lubak, ganon, doon ko na-experience yung ganon eh, na may parang nalagutok dito sa front shock. Tapos ito pa isang observation ko, tingnan nyo ha, malambot siya masyado. Ayan, kaya kung mapapansin nyo, ang laki ng ano, ang laki ng agwat or ang laki nung base dito sa pinagaanohan. Pagka ganitong naka-stand lang siya, ayan o, malaki yung play eh. So ibig sabihin masyadong malambot tong ano, itong ating shock. So gawan natin na remedyo, kasi kuminsan lalo na pagka yung mabilis ka tapos biglang preno tapos may humps pa, halos umabot dito. Ay, ganyan kalaki yung magiging play, or ganito kalaki yung play nito dahil sa sobrang lambot, sumasagad. So, gawan natin siya ng remedyo. Ayun na nga, isa sa naiisip ko, Meron kasi ako mga nababasa sa mga groups natin. Nakaka-experience ang ganito, ang ginagawa nila, yung iba daw, dagdag ng fork oil. Nag-refer din ako sa ano eh, sa mga mekaniko dito, lalo na dito sa may malapit sa amin. Tinanong ko, Tol, bakit, paano kaya yung ano, yung remedyo din sa ano kako? Paano kaya yung remedyo dito sa pagka yung biglang preno, kaya biglang may humps eh, lumalagutok yung front shock. At tapos nasabi nila, dagdag lang daw ng fork oil. May nababasa ako sa groups natin, sa YTX, na ganun nga ginagawa, dagdag ng fork oil. Pero yung iba, hindi sila sang-ayon sa ganun eh, sa dagdag fork oil. Dahil, ang tendency, masyado mong pupunuin yung fork oil nitong ating front shock, ang magsasuffer yung ano, ito, yung sa oil seal naman nitong ating front shock, which is may tendency nga naman talaga na pumutok. Yun yung ano nila eh, madaling masira yung oil seal ng ating front shock dahil nga yung pressure sobra. Isipin mo nga naman, di ba maglalagay ka ng ano, parang yung sa plastic ng ice, sa plastic ng ice candy, lagyan mo ng tubig tapos siksikin mo ng siksikin, ano nangyayari, di ba lumolobo yung ano, lumolobo yung supot hanggang sa pag hindi na nakayanan, putok o kaya magli-leak. Yun yung kinakatakot ko dito. Kaya ayokong gawin na gano'n, na magdagdag lang ng fork oil. Kasi, syempre, sa kumpanya, alam nila yan kung gano'ng karami talaga lang ang dapat na fork oil nito. Eh, hindi mo pwedeng gawing more than that. O hindi mo pwedeng sobrahan dun sa ilinagay nila. Dahil magkakaroon ng downside. Magkakaroon ng hindi magandang epekto. And then, may iba rin na nagsasabi na masyado daw kasing malambot ang spring nitong ating
YTX front shock. Yun nga rin yung isang na-analyze ko, malambot yung spring. Which means, dahil sa lambot ng spring, yun nga, pwedeng yun yung nagiging cause ng lagutok eh, kasi sumasagad. Or else, hindi siya masyadong nakafit yung spring dito sa loob. Meron siyang allowance sa loob nitong front shock. May konting gap. So ang nangyayari, pag nabigla ka ng preno, yung konting gap na yun, biglang didikit. So yun nga siguro yung magiging cause ng ano, ng paglagutok. So ang naiisip ko ngayon na remedyo, katulad nung ginagawa ng iba, na lalagyan ng sapi, sasapian sa loob, o kaya yung lalagyan ng bushing, or basta lalagyan ng stopper. In a way, pwede nga yun, kasi pagkalinagyan mo ng stopper o ng bushing, ang mangyayari, medyo magre-rigid yung spring. Ngayon, pagka nag-rigid, nakafit na siya lagi. And then, at the same time, since naka-rigid na siya, ang spring natin is titigas. So, ganun din ang mangyayari dito sa, ano, sa ating front shock. Titigas siya. Hindi naman siguro masasacrifice yung play, kundi, ano lang, matigas lang yung magiging, ano, mas matigas ang konti yung magiging play, to the extent na hindi siya aabot na sasagad or tutukod pagka nabigla ng preno or nabigla ng lubak. So ayun, ganun siguro ang gagawin natin. And then ito nga, ina-analyze ko itong play na to. Ano kaya kung lalagyan ko ng, kasi itong play niya, kung hindi ako nagkakamali, nasa 5 inches. Teka. Sukatin natin para sigurado. Kuha lang tayo ng metro. So ito, sukatin natin ha. Ayan ha. Nasa 4.5. Kasi abot dun eh. 4.5 inches ang nagiging play. So, ayun. Ganun na nga ang gagawin. So, 4.5. Since 4.5 yung play, lalagyan natin siya ng 2 inches na tukod. So, 2 inches yung magiging bushing natin or yung ating stopper. Yun siguro yung the best dun, kasi nakuha ko lang din yung idea sa mga kapwa natin YTX users na ganun ang ginagawa. Yung iba nga, pinapaabot pa nila ng 3, yung, lalo na yung mga nagsasidecar. Given na yun, kasi mabigat ang magiging load eh. So yun sa atin, hanggang dito lang, 2 inches lang gagawin natin. So tara, hanap tayo ng tubo na pwedeng gawing stopper. So ito, may mga ano ako dito, meron ako mga retaretaso. Ito siguro, actually pwede na to, kasi ang sabi nila mga 3/4 to 1 inch daw yung diameter ng tubo na gagamitin eh. So ito, meron na tayong kinat, or meron na tayong minarkahan. Ikakat pa lang pala. Minarkahan na natin 2, tapos 2. Ayan. Ito. 2, tapos 2. So, yan yung ikakat natin. Gagamitin natin itong ano, itong ating grinder or angle cutter. So una, itong cutting disc muna gagamitin natin para dito. Kakat natin dyan. And then, pagka nakat na natin, magpapalit tayo ng disc. Itong grinding wheel naman ang ikakalbit natin dito sa ating angle cutter or grinder. Tapos, yan, pakikinisin natin.
yung mga pinagkatan o yung pinagputulan, pakikinisin natin yan kasi iwas tayo dun sa mga talim-talim na pwede makasira sa loob ng ating front shock. So, ayun. Ganun na, ikakat natin and then after natin ikat, saka tayo magbabaklas ng ating front shock. A few moments later. Ito na yun, ano, natapos na natin. So, siya na yan. Yan yung ilalagay natin sa ano, sa ating pangtukod o pinaka-bushing na dun sa loob ng telescopic ko ng ating front shock. So, ayun. Ganito siya. 3/4 na tubo tapos sa 2 inches ang putol or 2 inches yung height niya. So, I guess ito na yon. Then magbabaklas tayo nito. Babaklasin natin tong telescopic and then pagkabaklas itong telescopic ayun, ilalagay natin ito sa loob. Ito. So ito, sa pagbabaklas natin itong ating telescopic o itong ating front shock, babaklasin natin ito. Yan, yung dalawang yan. Ito, tsaka to. Gamit tayo dito ng yan, is number 12. 12mm ang gagamitin nating wrench. And then, kakalasin natin tong gulong. Gamit tayo dito ng number 14. Tapos sa kabila is pang pigil natin is 17. 17mm dito, 14mm dyan. Tapos tatanggalin natin yung nandito sa ano, sa ilalim nitong o yung kinakapitan nitong ating tapalodo. Ayan. Dito screw na gamit ko dito eh. Dahil pinalitan ko na to, although ang stock nito, kung hindi ako nagkakamali, 10mm na range. Ayun. So, pag nabaklas itong gulong, nabaklas itong tapalodo, and then, ito na, luluwagan natin to. Number 14 ang gagamitin natin, or 14mm na range. And then yun na, makakalas na natin tong ano, itong telescopic and then pasok natin yung stopper o yung ginawa nating bushing. So ayun, babaklasin ko na nga ngayon. A little longer than a few minutes later. Ito, nabaklas ko na siya. Kaya lang ang problema, hindi ko makalas dito. Ito, hindi ko makalas to. Ayan, medyo nagkaroon na nga ng dent eh, dahil dumudulas siya. So, the best thing gagawin ko ngayon, pupunta ako sa shop o sa motorcycle shop kung saan may gato kasi i-clamp daw to ng gato saka makakalas yan. So ayun, lalakad tayo, punta tayo sa motorcycle shop and then ayun, try natin kung makunan natin habang ginagawa nila para kahit papaano may guide din kayo. Ginamitan ng gato para mabaklas.
Ayun, yun ang problema eh. Maano siya. Ako na mas sakto. Range talaga ang kailangan, open range. Ha? Kaya nga eh. Hindi pa bupulo sa babaklas yan. Tornillo na. Diskarte lang ginawa eh. Washer? Oh, dalawa lang. Una. Diskarte. Walang din talaga pagkasanay ang gumagawa eh. Ayos na, hihigpitan na lang. Kita pergi. Aduh.
Ayos na, testing na natin yung play niya. Okay. Okay. Ang single okay, lang naman eh. Okay na to, single lang din naman. Wala sidecar yan? Ha? Wala, walang sidecar, pero ilo-lowered ko kasi eh. Ayos na, and then yung isa na lang, ganun din ang gagawin. Later. Ah, ito, ah, nakauwi na tayo. So, ayun, nailagay na yung bushing, yung stopper dito sa ano, para sa front shock natin, o itong ating telescopic, then sasalpak na natin dito sa ating YTX. So, yun. Based sa observation ko, nung may salpak na yung ano, yung bushing o yung stopper, gumanda ang play niya. Hindi na siya yung parang bumabagsak. Maganda na ang laro. So, ito, pagkasalpak natin mamaya, itatry natin na alug-alugin yung harap. Tatry natin yung suspension niya pagka naisalpak na ng tuluyan, para masabi natin na ayos na siya. So, ayun. Buti na lang pala, dinala ko sa shop, kundi napakahirap palang baklasin yung ano. Yung dun sa may anuhan niya, sa may salinan ng langis. Discarte talaga ang ginawa ng mekaniko, kaya nadali niya. So, later, pagka naisalpak ko na lahat, try natin. So, ito na, isalpak na natin. Ayan. Pagsampa ko pa lang dito sa motor, ramdam ko na na ano eh. Nagbago yung suspension. At saka, ito na nga. Gumanda siya. Nagustuhan ko yung pagsampa ko. Nagustuhan ko yung tayo niya eh. Dahil ano na siya. Adventure bike ang dating. Mataas yung harapan. Tumaas yung harapan, unlike dati nung wala pa yung linagay nating bushing o nung hindi pa natin pinatigas yung suspension. Ang nangyari, pagka from center stand, pagka tinayo mo pa lang yung motor, lumulubog na kaagad yung harapan. Eh dito ngayon, ito oh. Ayan, makikita mo yung play niya. Ano lang eh. Very minimal yung play oh. Kung hindi ako nagkakamali, itong play niya parang nasa 2.5 inch na lang. 2.5 inch yung nagiging play niya. Eh, single to ha. So, good ito pagka nilowered. At saka good din siya pagka sidecar. So, ayun. Gandang-ganda ako sa ano niya. Sa laro niya. Hindi siya masyadong malambot. Hindi rin naman matigas. Ito ah, sisilipin natin oh. Ayan oh. Ang ganda ng tayo oh. Dati pagka wala pang sakay, tapos inano mong ganyan, sinidestand mo, mapapansin mo lubog na yung harapan eh. Lumulubog na siya sa harap. Ito ngayon, ang ganda ng tayo oh. Tapos may marka dito kanina eh. Ayun, oh. Ayan, so ito. So, pagpalagay natin dito yan. Yan yung nagiging play. Hindi ka pa, ano ah, hindi pong pa sinasagad yun. Yung pa lang yung talagang laro niya pa lang. Eh, pagka nag-offroad ka na, siguro, plus another 1 inch. So, ayos na ayos siya. Nasa 3 inches ang, ano niya, o 2 to 3.5. Unlike before na 4 inches to 5.5. Kuminsan, maabot ng 5 inches. Kaya sumasaldak eh. Ito, sigurado ako, wala nang saldak to. Saka, yun na nga, nagustuhan ko yung tayo niya, ang ganda na. So, ayun. Dun lang talaga magkakaroon ng diferensya o mahihirapan dun sa pag-ano eh. Pagtatanggal nung bolt o yung pinaka-seal lock niya dun sa ibabaw nitong ating telescopic. Kasi matigas siya. Pero nadidiskartehan naman ng mekaniko. Ako hindi ko nadiskartehan eh, kaya dinala ko sa mekaniko. Dinala ko sa shop. Ayun, nagawa nila ng diskarte. So naisalpak nila.
And then additional pa nga pala, aside dun sa ano, dun sa, diba ang linagay ko is 3/4 na tubo, nagpabili sila sa akin nung ng washer na yung saktong-sakto lang dun sa yung plastic na yung stopper niya talaga sa likod, sa loob. Meron siyang stopper dun, pinabili ako nung washer na ganun para siguradong hindi lulusot yung ano, yung tawag dito, yung tubo na linagay natin, yung kinat natin na tubo, kasi may tendency siyang lumusot pagka ano eh. Kaya siguro meron yung iba na sabi, naglagay na ng tubo o naglagay na ng bushing na ganun, kaya lang eh may lagutok pa rin. Malamang sa malamang lumusot yun, ang masaklap pa nun kung nabasag yung pinaka-plastic na stopper niya. Or otherwise, ang isang diskarte dun, gagawin mong 4 inches to 4 and a half inches yung tubo, tatanggalin mo na yung plastic. Hindi ko lang sigurado kung ano magiging downside nun. But then ito, yung ginawa ko, recommended ko to, itong ginawa ko na 2 inches lang na tubo, na it's either 1 inch or 3/4 ang idadagdag nyo, and then yun, gaganda na yung suspension nyo. Titigas siya ng konti, titigas in the sense na mas convenient. And then, ayun na nga, para dun sa lalo na yung mga naglo-lowered. So, mas maganda siya pang lowered. And also, dun sa mga naka-sidecar, mas maganda siyang naka-sidecar kasi hindi siya bumabagsak sa harap. So, ayun, maraming salamat sa mga sumubaybay at saka itong nanood hanggang dito sa last part or sa parting ito nitong vlog na to. Sana kinapulutan nyo na naman ng tips, and watch out for other vlogs pa na gagawin ko para sa ating YTX. Ayun, ride safe. Maraming salamat.